Alam ko, alam ko, malamot siya. Nakakakilabot kong karanasan. Actually po, hindi sa akin karanasan. Kundi karanasan po, nung lumiging isang taong gulang kong kapatid na babae. Bago po pong lahat, ako nga po pala si Erica. Panganay ako sa aming magkapatid. Dalawa lang kaming magkapatid ni Nicole. Since na-confine ng mama namin sa ospital sa Quezon City noong May 2018. Dalawa na lang kaming nagkasama ng kapatid ko. Kakaiwalay lang din ng parents namin noong December 2017. Kaya medyo depressed kami ng kapatid ko sa mga pangyayari. Simula din nang mapaalis kami sa inuubahan namin ay doon na kami nakatira ang kapatid ko sa kaibigan ng mama ko. July 7, 2018, alas 4 ng madaling araw, habang tahimik ang paligid at naimbing sa pagkakatulog ang mga kasama namin sa bahay, ay nagising na lang ako bigla nang may narinig akong iyak sa tabi ko. Umiiyak yung kapatid ko habang nakatakip sa mukha niya at mga kamay niya. Tinanong ko siya. Sabi ko, "Oh Nicole, bakit ka umiiyak?" Habang tinatanggal ko yung mga kamay niya, sabi naman niya na pabulong, "Ate, tignan mo, inakatay yung malaking maitim na lalaki sa may kortina. Ang kapal ng buhok, tapos puti lahat ng mata na nakatingin sa akin. Pero nung bigla akong patingin sa kortina, wala naman akong nakikita. Pero naisip ko na hindi naman siya iiyak ng walang dahilan. So totoo talaga may nakikita siya. Bigla akong natakot at kinabahan ng sobra. Bila akong kinuha ang rosaryo ay binigay na sa akin ng mama at pinasuot ko sa kapatid ko. Niyakap ko siya. Hindi ko pinapalat ang natatakot ako. Basta niyakap ko lang siya. Sabi ko sa kanya, magdasal tayo para mawala na yung nakita ko. Tapos, hindi na siya makatulog na. Kaya dinamaya ko na lang din siya. Hanggang alas 7 na nung umaga ulit kami nakatulog. Ayun lang po. Salamat po sa admin. Sana may publish po ito.